Hindi, yeah, hindi ako kasama sa tatanong. Saka BTS-inspired costume. Totoo yan, high stage. Nasa sige mo, Jen? Ah, kailangan ko niyang umalis. Oh, ah, kasi okay. Meron lang po siya prior na... Okay, sige. Ako nilang promo na. Ako na lang dito. Hello po, congratulations everyone for this single po. Yung first question ko for Miss Janie. Asan ka? Andito po ako. Hello po. Ayun, hi. So, what's your name again, sorry? I'm Alan Sanbon from Stars Photog. And hi, Alan. Tonight po. Yes, okay. Tanong ko lang po, kumbaga, being a part itong Star Music ngayon, being ahead ng Inspire Music po, ano po yung mga nilulook forward niyo po to be part of it? Tapos, is there any artist that you want to collaborate soon being a part nitong Inspired Music mo? Well, of course, gusto namin by next year, gusto, ang gusto ko lang ma-release mo na sila lahat. Ganon. Ma-release mo na kay Angela, soon release namin yung kay Fana, yung ganon. And I would like to be able to write songs again para makasolo si Imogen at saka si Fabio. And then, of course, baka makasolo din si Francine kasi gusto ko rin siya bigyan ng solo niya eh. Yung solo kanta lang niya. Yung siya lang talaga. Yun, look. Kaya mo yan! So, kaya mo yan, girl. Pagkatapos doon, syempre gusto ko pa rin makakollaborate and alam naman niya yun that sinusulat ko lang yung kanta si Regine Velasquez, Alcacil. Yun. So, nag-commit naman na sa akin si Reg na gagawa ko ng kanta and she will sing it under Inspire Music. Yeah. Ma'am, sir, second question. What are you looking for an artist? Ano po usually yung hinahanap nyo being a part itong Inspire Music? Alam mo, ang hinahanap ko lang talaga yung madaling katrabaho. Yun. Kasi kahit na maganda boses mo, kahit magaling ka, pag ang hirap mo kausap at kahirap mo katrabaho, hindi kita kakausapin. Ayoko makipagtrabaho sa ganon. Kaya ito mga batang to, kaya bata ang inaano ko, ang gusto kong katrabaho, kasi madali sila, mababait sila. Wala silang attitude, kung ano yung pakanta mo sa kanila, wala silang problema. And especially sila, si Katie, si Jed. Yun ang hinahanap ko, bukod sa magaling, kasi yung pagkanta natututunan yan eh. Yung mga songs, madaling ilagay yan. Pero ang mahirap, yung mag-produce ka ng kanta, pero yung kakanta, medyo mahirap katrabaho. So yun ang unang-unang hinahanap ko. Yung mababait at madaling katrabaho. Yung walang keme. Yun. Thank you, Ms. Katie. My last question for Francine. Parang yung naka-line up ka dyan sa mga magagaling na singer like Fana, sila Angela Ken, Miss Jamie, hindi namin alam na magaling ka rin parang singer, di ba? Dahil sa mga pagluluyaw at everything. Pero ikaw, ito ba yung isang bagay na gusto mong explore din? Being aside from being an artist, actress, di ba? Na maging singer din. Yeah. And you want to become, anong genre yung gusto mong marating? Tulad ba ni Miss Jamie na inspirational song din? Parang ganyan. Bata ko lang po, kumakanta na ako. De, joke lang po. Hindi talaga. Pero, minsan po na napapaisip din ako kung gusto ko bang aralan din talaga yung pagkanta or pasukin yung music industry. Pero, siguro po, hindi ngayon. Feeling ko lang po. Pero, syempre po, ito kasi, para po sa akin, hindi lang siya basta opportunity, but a blessing na rin po sa akin. Kasi as someone na hindi naman po talaga singer, nagtiwala po si Miss Jamie sa akin na isama niya ako sa kanta na to na Faith, Hope, and Love. And siguro po, kapag ka ready na ako, papasukin ko naman po siguro ang music industry. Pero gusto ko lang po sa ngayon, hindi naman po ako nagsasara ng mga pintuan sa mga kumakatok or sa mga panibagong papasukan kong mundo. Yun po. Pero Alan, nakipagsabayan si Chini kanina kay Miss Jamie and kay Kiko live. Kaya nga. So congratulations sa everyone. Looking forward
sa mas mga inspirational music na ilalabas niya under Star Music, ABS-CBN Music. Thank you! Congratulations! Thank you, thank you. Maraming salamat, Kuya Alan Sancon from Stars Photog. Yes, grabe ang mga katanungan, ano? Ganda na naging statement ni Ms. Jamie. Tama, kapag hindi niya best ang isang taong katrabaho, di ba? Hindi niya talaga ipipilit yun. Perfect. Sir Inron, kamusta dyan? Okay naman dito. Kalaman layo, no? Kamusta dyan? Parang bahay phone patch. Sir Aaron, sino susunod? Rema ba? Ito ang susunod na magtatanong naman. I am influential vlogger. Wala iba kundi si Ken Quito of Kapamilya Quito. Hello. Hello. Hello po. Congrats po sa Inspire Music. Ang question ko po kay Ms. Jamie Rivera po. Meron na po akong 2 questions. Yung una po, pwede mo po makwento kung paano po nagsimula itong Inspire Music. And pangalawa po, ano po yung nagtulak sa'yo para maging head po nitong label na to, knowing na ikaw po yung mag-guide sa kanila? Ang umpisa nito, pinento ko na kanina, humingi lang kami ng isang recording kay Boss Roxy Likigan. Pero ang sabi niya, hindi, gawa na tayo ng label mo kasi payback time na to. Kailangan mo na maging mentor sa mga new artists. Yun, doon nag-umpisa yun. So, sinabi nila sa akin na umpisang lang muna ng 5 and then 10. Pero actually, matagal na ako nag-produce. Since year 2000, producer na ako ng mga songs. Pero ngayon lang nila ako binigyan ng sarili kong label. Yun, that's one. And second, what's your next question? Ano po yung nag-push po sa'yo para maging label head po nitong Inspire? Wala naman nag-push sa'kin. Talagang ano lang, talagang tinanggap ko. Talagang tinanggap ko ng buong buo, ng buong puso, yung magiging label head. Creative label head, kasi alam ko na marami akong pwedeng gawin at marami akong pwedeng tulungan, marami akong pwedeng gawa ng kanta. Kaya I'm very happy and very grateful to Star Music, ABS-CBN Music, for giving me this opportunity. Thank you! Thank you, Tony. Maraming maraming salamat, Kapamilya Kingdom, Sir Aaron. Yes, we have a question from Tita Rayma Devesa of ABS-CBNNews.com. Good afternoon po. Ms. Jamie, dito po. Ayaw po. Ms. Jamie, what's your ultimate goal po as head of Inspire Music? My ultimate goal is for the songs to be instruments so that a lot of people would be blessed by the song. Yun ang ultimate ano ko talaga, goal ko. Hindi awards. Yung mga awards, ano na lang yan eh, secondary na lang yan. Yung mga gold, yung mga magkumita siya, secondary na yan. Pero ang unang-unang goal ko, like for example, yung first song namin nila, Fabio, saka Imogen na 3-in-1. Ang gusto ko doon, kaya ko ginawa yung song na 3-in-1, is for the children to know more about the Holy Trinity, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yun ang unang-una kong goal. And secondly, for example, ito namang faith, hope, and love. Yung faith, hope, and love, yun yung pagbibigay mo ng to generate faith para mas maraming tao ang maniwala sa Panginoon at magkaroon ng hope, di ba? At in turn, magkaroon ng pagmamahal sa kapwa. Yon ang ultimate goal na Inspired label. Thank you. Ms. Jamie, gano'n po kataas yung pressure or ano po yung mga challenges in producing inspiring music? Siyempre, ang ano dyan, yung matapos mo yung mga deadline, yun lang naman yung mga ano, yung mga very challenging sa mga yun, matapos mo yung deadline, ma-meet mo yung mga expectations ng mga boss mo, yung mga gano'n, and ma-please mo yung mga listeners. And siyempre, sana kahit pa paano, mag-hit siya. Mag-hit siya sa Spotify, mag-hit siya sa iTunes, sa Deezer, sa Apple Music. Mas maraming maka-download. Yun yung challenging part doon. Kasi siyempre, gusto natin, kasi global na tayo eh, di ba? So, ang isa sa mga, ano din natin, intentions natin, or aspirations natin, is for them to be able to reach the global audience. So yun ang gusto namin na makilala ng buong mundo yung mga songs sa pinuduce natin under Inspire Label. Thank you, Karen. Thank you. Maraming salamat at Raymond, Sir Aaron. Pero commercial lang tayo.